Kilala natin siya bilang madalas na kontrabidang pulis sa mga pelikulang Pilipino. Ang kanyang barumbado at malaking boses ang patok na patok sa kanya upang katatakutan bilang kontrabida. Nakagawa ito ng mahigit 200 pelikula mula 1971 hanggang 2003. Nabangga ng kanilang pinagshooting ang tren ang isang pampasaherong jeep sa Laguna. Halika at ating alamin ang ilan pang bahagi ng buhay ni Sandro Zamora dito lang sa Isang veteranong aktor na madalas ay kontrabida o tiwaling pulis at minsan naman ay gumanap din bilang kapatid ni Fernando Po Jr. Ano na nga ba ang nangyari sa sikat na aktor noon na si Sandro Zamora? Sa loob ng higit 4 na dekada ay napakarami ng naging role ni Zamora sa pelikulang Pilipino na umabot na sa higit kumulang 200. Masasabing napakahusay ng aktor na si Zamora sa kanyang mga pagganap lalo na kung bilang isang pulis na tiwali sa batas. Si Zamora ay ipinanganak noong December 5, 1951. Siya ay mas kilala sa pagiging kontrabida, ngunit siya ay nagsimula pala sa pagiging ekstra sa pelikulang Robina na pinagbidahan ni Gina Alahar, Gloria Romero at Luis Gonzalez. Pero ayon sa kanyang ibang interview, nagsimula siya sa showbiz noon pang 1969 bilang maliit lamang na ekstra na halos hindi mo mapapansin. Kalaunan ay naging leading man si Zamora ni Vilma Santos sa pelikulang Darna noong 1975. Ngunit bago pa man siya naging kontrabida sa mga aksyon, ay gumanap muna siya sa sexy movies. At dahil dito ay napansin ang kanyang matikas na tindig at magandang pangangatawan, kaya naman ay napansin siya para gumanap ng mga action movies na talaga namang patok noon sa masang Pilipino. Ang ilan sa kanyang mga pelikula ay Ang Probinsyano, Eseng ng Tondo, Isang Bala Ka Lang, Virador, Totoy Hitman, at marami pang iba. At ang pinakatumatak sa mga manonood ang kanyang pagiging tiwaling pulis. Siguro dahil ito rin ang kadalasang karakter niya noon sa mga pelikula. Noong July 2002, habang nagsushooting ang grupo ni Sandro sa pelikulang Mastermind kasama sina Ronald Gan Ledesma at Conrad Po at ilan pang mga crew sa isang fight scene ng MMG Films na pinagbidahan ni PR Mirasol na wala sa set ng oras na iyon, sa loob ng isang tren na tumatakbo sa San Pablo City, biglang tumawid ang isang pampasaherong jeep na may pasaherong 23 na mga tao sa isang intersection ng tren at hindi pinansin ng driver ng jeep ang mga babala na mga nakapaligid na mga residente. Nangyari na nga ang isang aksidente at nasawi ang 5 pasahero at 14 ang malubhang nasugatan. Ayon sa mga pulis ng San Pablo, hindi umano nakipag-coordinate ang MMG Film sa kanila. Tumakas naman ang driver ng pampasaherong jeep na si Alan Katsero. May mga haka-haka pa na isang aktor umano ang nagmaneho ng tren na pinabulaan na naman ng mga pulis. Dahil unti-unting humina ang klasikong mga pelikulang Pinoy noong pagpasok ng bagong milenya, ay iniwan na din ng aktor ang pag-aartista at nanirahan sa Amerika upang magtrabaho bilang caregiver ng halos 20 taon. At nang makaipon at nakapagtapos ang kanyang mga anak, bumalik siya sa Pilipinas at nagtayo ito ng mga negosyo kabilang na ang isang car wash sa probinsya ng Solano, Nueva Vizcaya kasama ang kanyang pamilya. Madalas mo ring makikita na namamasyal ang pamilya ni Zamora sa iba't ibang bahagi ng bansa. Makikita mo ito sa vlog ng kanyang isang anak na lalaki. Nalulungkot si Sandro Zamora dahil halos lahat ng naging kasama noon ay pumanaw na tulad ni na Fernando Po Jr., Max Alvarado, Eddie Garcia, Paquito Diaz, Romy Diaz, George Tregan, Ramon Zamora, Jan Regala, Bamber Moran,
Big Israel, Big Diaz, Subas Herrero, Johnny Delgado, Joaquin Fajardo, Ferting Labra, Sunny Farson at marami pang iba. Malusog at matipuno pa rin at patuloy sa pag-iehersisyo si Sandro Zamora. Laking pasalamat naman ni Sandro sa hari ng pelikulang Pilipino na si Fernando Po Jr. dahil karamihan sa mga pelikula nito ay isinama siya bilang kontrabida at naging kumpari pa niya ito. Ang minsang kinaiinisan natin noon ay tahimik nang namumuhay bilang isang normal na mamamayan kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Shout out kay Roy Vincent Malayo, Simple Recipe Vlog, Jojo at Asliongko, Joseph Silos, Mark Eugene Roque, Mel Maricris Marinel, Pabs TV Official, Ronel, maraming salamat sa patuloy pa rin ninyong panonood. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya. Kung inyong nagustuhan ang istoryang ito, maaaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.